Hey guys, good afternoon and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Maine and Alden pa rin ngayong tanghalian or hapon na to. But before that, nais ko magpasalamat muli sa inyo walang sama pong support sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. After ng concert po ng E-Heads na cover juice po si Alden Richards. So today, ngayong umaga, may lakad po mismo etong si Alden Richards at dalawang kapatid po niya. At isa nga po doon sa nakaupo sa driver seats. So yung po talaga ngayon, yung talagang tinututukan po ng Triple ADN at Alden Vision. Which is, kahawig nga daw po ng pangangatawan po ni Maine. Pero the same time, tandaan natin na si Ate April ay lumalabas kapag merong pong kaganapan si Alden. Diba? Kapag merong mga ganap na event na important, nagpapakita po si Ate April. Doon po talaga siya mismo nagpapakita. Pero at the same time, mapapansin kasi natin doon yung kulay ng hair. Parang hindi naman blonde ang kulay ng buhok po ni Maine Mendoza. Parang wala namang kulay po yung buhok ni Maine. Diba? Ngayon, sa ngayon, yun po yung napansin po natin. Kasi parang sinasabi po nila yung nakapusod nga daw po na buhok po mismo. Ay, yun talaga, doon po talaga nag-focus yung video po ni Risa Fokerson sa kanyang IG. Kaya talaga napaghamalan uli mismo na halos yung reactions po doon mismo sa pagkakakita sa picture po na kamukha ni Maine Mendoza doon sa lodge, sa lunch. Diba? Kasi doon po nanood po yung mga sikat na artists na talagang medyo pagkakagulahan mismo doon sa concert. Pero at the same time, meron po silang special lunch na talagang nakita po doon at spotted po yung kahawig po ni Maine Mendoza. Pero at the same time, sa pananaw po ng True-Blooded ADN at Alden Mission, si Maine Mendoza na po talaga yon. At walang duda na kahit linaw, pinalinawan ko po guys, mismo yung picture po na may picture po si MJ at si Alden and then nasingit po yung The Girl. So, medyo talagang hawig talaga sila ni Maine. Medyo matawa lang yung sa liig banda ng girl. Pero at the same time, meron pa man hawig na hawig talaga ni Maine Mendoza. Kahit linawan nyo po guys. So kayo, kung ano yung reaction nyo po dyan sa pagkakalinaw po ng picture po na sinasabing po si Maine Mendoza sa concert po ng E-Heads. Pero at the same time, wala namang po masama kung pumunta po si Maine since isa rin po siya mismo sa fanatic po ng E-Heads. Alam po natin yan. Mahilig din sa mga banda-banda si Maine Mendoza international man o dito sa Philippines. Kaya masasabi po natin lahat po yan ay talagang may karapatan po tayong manood po mismo ng E-Heads concert. Diba? So wala namang masama kung susuportahan po niya, diba, si Alden Richards. Kasi talagang ini-issue lang po talaga ng mga fans po niya. At talagang sinasabi po na clone lang daw po yun mismo ni Maine. Ayan, yun po yung sinasabi po mismo ng mga Mainers fans at Army fans. So yun po talaga yung paninira po mismo nila sa mga Aldav True-Blooded ADN admin. Siyaan po mismo sa Twitter. Pero at the same time, naninindigan po ang True-Blooded ADN simula pa kagabi hanggang ngayon na si Maine Mendoza po yun. And then at the same time, yung nakasakay sa driver seat na minamaneho po ni Alden Richards. So, apat sila. And then also, ganun din yata po yung kahapon yung payawating po nila kasi apat din po sila nanood po ng concert. So, kung talagang si Maine Mendoza ngayon. Kasi apat talaga sila. Si Risa, si Angel, tapos si Alden and yung girl. So, ganun po talaga yung isa sa mga pinahihiwatig po mismo sa napanood nila video sa My Day po mismo na itong si Risa Fokerson. But at the same time, ganun pa naman, under confirmation pa yan at under the support team of True-Blooded ADN at Alden Mission. Kasi una sa lahat, guys, wala naman po talagang totally nakalinawan po mismo about po dyan, pero natutuwa po ang True-Blooded ADN at Alden Mission sa mga pinapakita po on social media bilang pambabasag po mismo sa inilabas yung makaraan ng 21. So ito po yung una sa lahat na talagang pinagmamalaki po ng True-Blooded ADN at Alden Mission na talagang pinagmamalaki nila or talagang sinasabi po nila or pinaninindigan po nila na si Maine Mendoza po yung nasa concert po ng E-Heads. At walang duda, yun po talaga yung paninindigan nila 100%.
And then the same time guys, kanina sa EV present po si Min sa tape po ng Itvloga. Pero the same time tape na lang po yun. Ulitin po natin na hindi po siya live. Tape na po yun last week. Na kung saan, so apat na araw hindi po nakita po sa tape po si Min Mendoza. Kaya hindi malaman po ng mga fans kung nasaan po si Min. At saka hindi naman po talagang na maglalive po ang EV. So hanggang bukas po yan sa pag-guesting po ni Tony G. Diyan po sa EV, hanggang bukas po sila tape. And pagdating po siguro paglakpas na po ng Christmas saka sila magla-live, and then afternoon is tape na naman po sila for their vacation leave. So sa New Year's, di ba? So parang January 1 na or January 2 na yung balik po nila sa live. And the same time guys, masasabi po natin, yun po talaga isa sa mga mangyayari. And titingnan natin din kasi almost 1 week na lang. So kumbaga yung New Year countdown, kasi unsalat sinap may nagsasabi kasi na talagang si Alton Richards mapapanood muli sa New Year countdown po ng GMA, kasi isa po siya talaga sa pinaka big star ng GMA na talagang taon-taon is talagang tradisyon niya na sumali po mismo every year sa New Year countdown simula ng 2010 something, di ba guys? Kasi yun na po talaga yung nakasanayan din ng tao na makita po siya sa New Year countdown. Kapag hindi po nakita po yan, sigurado malulungkot din po yung mga fans, di ba? Na kay Alton Richards na po yun kung talagang makakapunta siya or aatin po siya sa New Year countdown at magpa-perform siya doon or hindi, di ba? So sana maybe next year maganda na po yung takpo po ng kanilang career, and pwede na sanang pagsamahin sa isang endorsement, isang mga proyekto. Sana ganun po talaga yung mangyari by 2023, at aasahan daw po yan ng mga Aldefinition. So sa ipapang update guys, manatili po kayo nandyan para po sa ating mga daily updates patungkol po kay Vin and Alden. Thank you guys sa panonood, and see you for my next video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod pa ang mga daily video. At maraming salamat sa inyong walang sama pag-support sa mga daily updates patungkol po kay Vin and Alden. Thank you guys sa panonood, and see you for my next video. Bye-bye guys. Thank you.